Hi mga pangga! Welcome back to my channel, Kapitana Sisa. At talaga nga naman ngayong araw na ito, it's Friday. Ibig sabihin ito, simula po sa araw na ito, ay pag Friday, it means Chika ni Sisa! O, diba? Iba't-ibang mga istorya patungkol sa inyong mga paboritong artista, o di naman kaya ay mga gusto nyong malaman tungkol sa kanila, ang ating aalamin sa Chika ni Sisa. Ayan, nasimula ngayong araw na ito ng Biyernes. Wow! Kaya nga naman umantabi kayo parati. At syempre, sarad pa rin po ng ating mga pangga na hindi pa rin po nakakapag-subscribe sa aking channel. Ayan, mag-subscribe na po kayo kasi way to go to 10,000 subscribers. Wow! Po tayo. At gaya pa rin po ng aking sinabi, pag umabot po tayo ng 10,000 subscribers, in which is malapit naman na, maraming salamat pala sa lahat ng ating mga pangga tulad na lang, ayan, anong mga sumusuporta sa atin parate, sa lahat po ng mga nagme-message sa ating mga videos na ginagawa, maraming salamat po, of course, sa Team iBugs, Carjack, Karas Warriors, ayan, Papa Jackson, Fanatics, sa lahat, at syempre sa Miwa, sa lahat pa rin po, sa mga supporters pa rin ni Inigo Pascuala. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwalang inyong ibinibigay, hindi ba? Gaya pa rin ang aking sinabi, hindi ba, uulitin ko lang po, kung sakali pong umabot po tayo ng 10,000 subscribers, yung aking ipamimigay ay eto na yon, hindi ba? Pandaan para naman makita nyo kung ano yon. Eto po yan. Ayan. Wow! It's a one-year fitness exclusive. Ayan. Sa Slimmer's World po yan. Ha? Slimmer's World. One-year fitness exclusive. Isa po sa maswerteng ating pipiliin. Pag umabot tayo ng 10,000 subscribers, ay pagkakalooban po natin nitong, ayan, gift certificate na ito mula sa Slimmer's World. Kaya kung ako naman din sa inyo, hit that button! Mag-subscribe na sa aking channel. And welcome back to my channel, Kapitana Sisa. At syempre ngayon araw na ito pag-uusapan natin dahil mahigit dalawang linggo or kulang-kulang dalawang linggo na ang nakakalipas, buhat ng pumutok ang isang issue matapos magmura di umano si JK Labaco or murahin ni JK Labaco ang isang fan mula sa Rakraka na festival event nito matapos siyang sigawan ng I Love You Darren. Maraming opinion na naglabasan, marami ang mga nagalit, marami din naman na nagtanggol, hindi ba? Pero yan ang ating mga dapat na ingatan, yung mga opinion na mga dapat natin. Kasi dapat balansihin natin. Sa bawat storya, dapat laging dalawa yan. Hindi lang po pwedeng isa lang, hindi ba? Hindi porket galit tayo. Kasi, di ba, unfair naman yun para kay JK Labaco. Kasi baka naman ng mga panahon na yan, di ba, meron siyang pinagdadaanan na hindi naman natin alam na nagpa-perform siya para lang maitawid. Di ba yung mga ganong bagay? Or talaga nga naman not in the mood siya na tipong makipagbiruan? Kasi may mga artista talaga na ganyan, hindi ba? Pero syempre, hindi ba, para pa din hindi kayo maguguluhan or maguluhan, heto't panoorin po muna natin ang mga kaganapan noong, ayan, Rakrakan Fest at kung papaano siya napikon sa isang fan, heto't panoorin natin. Ay, kami nga pala ang Juan Carlos. Ako nga pala si JK. Ito nga pala si putang ina mo. Ako nga pala si JK. Tigilan mo naman eh. Yung kumunig yung pangalan eh, nakakabuisit. Ako nga pala si JK. Yung nga pala si Marcos. Yung nga pala si Clark. Yung nga pala si Gian. Ikaw yung putang inang sigaw ng sigaw. Kanina ka pa. Kayo nga pala ang mabait na audience. Pwera ikaw. Putang ina mo. Ayan, inyo nang napanood. Klaro naman, hindi ba? Nagsasalita pa lang siya, oo nga naman, mali nga naman yon, hindi ba? Na katulad niyan, meron isang babae yung sumisigaw eh. Kung naririnig niyo po on the background, di ba? Parang nag-iisa lang din siya na naglakas loob na sumigaw. Siguro nagtitrip lang din siya para kaya, or nagpapapansin siya kay JK, di ba? Na
na mapansin siya, ayan, talagang pinagbigyan naman din siya, nakakaloka, 'di ba si Ate mong girl? Ha? Pero syempre, 'di ba, marami ang nag-take side. Marami ang nagsabi na tipong tama lang yung ginawa ni JK, pero marami din naman ang nagsabi. Kumbaga nahati ang opinyon na dapat pinabayaan na lang, di ba, hinayaan na lang. Kasi nga, syempre, performer ka, you're on stage, na hindi magandang tignan, tungkol dyan, yung mga ganyan ginagawa. Pero siguro sa puntong yun, ang masasabi ko lang din naman, for JK, baka nga may pinagdadaanan siya during that time na hindi naman natin alam na mali lang yung pasok ng biro sa kanya at hindi niya rin ito tinanggap ng ganon, hindi ba? Kaya siguro nagawa niya yung mga bagay na yun. Pero syempre, para pa din po sa ibang mga fans na pupunta tulad ni Ate mong girl, di ba? O, di ba? Natantad ka ng mura, nakakaloka yun eh. Kumota ka, girl, that night. Na nakakaloka, hindi ba? Pero ang masasabi ko na lang din, kung sakali naman din dadayo sa gano'n, magpaka-formal-formal naman din. O nga, syempre, yung event, it's a rock fest event, na syempre, nandiyan yung mga nagbabalyahan, yung mga nagaganyan, hindi ba? Siguro dapat, ilagay din naman natin sa lugar yung dapat natin iasal, di ba? Lalo pat sa mga fan o kaysa mga actor. 'Di ba sa mga singer tulad ni JK Labajo, 'di ba? Kung na-appreciate natin sila, then well and good, 'di ba? Pumalakpak na lang ng maayos. Hindi na kailangan pang gumawa ng ganyan eksena, hindi ba? Kaya tuloy tingin ng tao na tipong napasama kasi na-highlight yung video na 'yon kung saan may minura nga niya, 'di ba? Sinabi naman din niya na tipong 'di ba na syempre nagpapakilala siya bilang JK Labajo tapos biglang may sisigaw na Darren, 'di ba? Hindi ko rin naman sinasabi na 'di ba mali eh, pero may kanya-kanya kasing dahilan. Pero ang pinakamaganda sa lahat na ito ay si Darren Espanto mismo ay nagsalita na tungkol sa nasabing usapin, hindi ba? Halos ayon ang pag-usapan ni Darren Espanto ang nangyari nung nakaraang linggo pa nga na nakaraan tungkol doon sa pagmumurang insidente. Pero eto na nga lang, kasi nagtanungin daw si Darren ang kanyang opinyon tungkol sa insidente ng nangyari kay JK. Eto ang kanyang nasabi. For me, the show just goes on. And it's just something na para po sa akin, it's just funny kasi nag-effort pa silang pumunta sa show mo para lang gawin yun sa'yo. So, gusto ko rin siyang pasalamatan for going there. Diba? O nga naman din, diba? Kumbaga parang kung sa kanya nga naman yun na gawin, diba? Na kumbaga parang the show must go on pa rin. Syempre, 'di ba? Kahit ano man mangyari, 'di ba? Katulad din ng nangyayari, wala yung pinagkaiba yung nangyari, 'di ba, sa One Direction before na binatong nga sila talaga literal ng sapatos, 'di ba? Yung mga ganyang level. Kasi may mga fans talaga, may mga katulad niyan, yung katulad kay JK na nangyari, 'di ba? Na hindi mo makokontrol. Gaya ng sinasabi ko nga parate na maski naman sa atin, applicable naman yun sa lahat na that you cannot please everybody. May mga matutuwa, may mga hindi matutuwa, ba? Diba? Pero, syempre, ginagawa mo pa rin yung trabaho mo para lang sa kasiyahan ng mas nakakarami, ba? Diba? Kasi kung malungkot man sila sa buhay nila, wala naman tayo magagawa na doon, hindi ba? Eto na, nung tanungin siya kung sakaling mangyari sa kanya ang ginawa kay JK, ito ang kanyang naging tugon. Kasi andun siya, ako yung nagpa-perform sa stage. Sinigawan mo ako ng I love you, babalikan kita ng I love you. Oh, diba? I love you too, Darren! Super fan ako, diba, ng in love na ako, in love na sa'yo, sana'y malaman mo. Oh, diba? Super, super, super. I love you. Talaga, grabe. Don't worry, Darren. Pag nakita ka na sisigaw talaga kaagad ako ng I love you. At in-expect ko yung I love you too back. At syempre, eto na nga. Nung tanungin din si Darren, kung ano ang masasabi niya sa mga nagkukumpara sa kanya sa ibang mga singer, etong kanyang nasabi. I think it's important that you compete with yourself lang. Kasi unhealthy din kung parati kang nag-iisip na dapat matalo ko to or dapat mas galingan ko pa para ma-outshine ko siya. I think it's healthier mentally and emotionally.
and to just think about yourself. Totoo naman kasi talaga, 'di ba? Na dapat talaga ang una mo talagang dapat ng kinakalaban ay hindi yung ibang tao. Kasi 'di ba nga kasi kung patuloy mong sisilipin yung blessings ng iba, may hindi ka talaga magiging masaya para sa sarili mo. Tama naman din yung sinabi ng bata na dapat lagi mo tinitingnan na kung okay ka ba, kung naging ganito, lagi i-check mo para sa sarili mo. Hindi yung pupunahin mo yung iba, 'di ba? Kasi puna ka ng puna sa iba, pero yung sarili mo, hindi mo na napapansin na, ha, may pumapasok bang blessing or nabibiyayaan ba ako? Nagkaka-project ba ako? Yung mga ganito. Diba? Yung mga ganong bagay. Kaya tama ka dyan. Isa kang malaking check! O, diba? Na nakakaloka yan. At syempre, nung tanongin naman si Darren kung ano ang mensahe niya sa kanyang Darrenatics, ito ang kanyang nasabi. Sobrang thankful po ako sa kanila. The Darrenatics are very solid and I'm just happy that our family just keeps on going. And syempre po, wala din po ako dito. Wala po silang sumusuporta sa akin. Dumedepensa po sa akin parati. Oh, mga pangga, malinaw na ha? Malinaw na. Well, yun na lang masasabi ko, di ba? Tama naman din si Darren. Hayaan na lang din natin. Well, anyways, mga pangga, ito po ang first edition ng ating Chika ni Sisa. Kung meron po kayong mga gusto pang malaman patungkol sa inyong mga paborito at mga isunusubay ang mga artista, i-comment nyo lang po yan dyan sa comment box sa ilalim na yan. At syempre, para tayo naman ang sumubaybay at magsaliksik sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay. At hindi natin tatantanan yan, hindi ba? In the meantime, mga pangga, bye for now. Till next time, thank you for watching.